Yan, hinahataw natin sa 2x2 na tugas itong ating cleaver. And we'll find out kung matibay nga ba yung edge niya. Yun. That's what I call edge retention. Hey there everyone, Claymore here again. And as usual, meron naman tayong mga patalim dito sa desk natin. These are big ones. And these are my tuna decapitator or tuna cleaver. My newer version of that tuna slicing knife. I previously had a video about that tuna slicer of mine. Kaso lang, I made some modifications sa design. And ito na siya ngayon. So may mga bagong gawang blades tayo. Let's do the specs nga muna. Blade length nito ay nasa 8 inches. Ito ang pinakamahaba niya na parte. And the widest portion is nasa 5 inches. So medyo malapad ito, no? Handle is 5.5, mga 5 3/4, something like that. Thickness, medyo makapal siya because this is meant to be a heavy duty blade. Okay. So based dun sa una natin na design, na tuna slicer, ginawan ko ng mga, konting mga cutouts. Like dito, nilagyan ko ng harpoon cut. Yeah, for aesthetics. So dito naman nilagyan ko ng angle grinds. Ayan. Para mas pogi sa tingnan. Sa handle meron siyang portion dito na sasapit yung kamay mo. Even if you swing it, the knife would feel secure and hindi mo siya mabibitawan. Yung blade surface natin, hindi natin masyadong pinino, no? Because I intended to put a force patina. So, ito nga, nilagyan natin ng mustard patina dito. So, ganyan ang naging effect niya. May mga konting file works for design. And here's my stamp sa blade. Ang handle niya ay gawa sa balit. Balit wood. Magandang klaseng kahoy, matigas. Ayan. So this one may laser etching ng logo natin, JC Blades. Yeah, that's my initials. Sa kabila naman, ito may pangalan ng may-ari kasi custom made for a certain guy known as Boy Isog. Ayan. Ito namang isa. Same thing. Different lang na pattern ng fireworks ginawa natin at the same time. Ibang design din sa forced patina. Yung handle scales niya ay this is a sibukaw wood. Magandang kahoy itong sibukaw. Kulay orange. Matigas din. Yeah. So it's both strong and attractive wood para gawing handle itong sibukaw. Very nice. And I have another one coming. Itong handle pala natin ay full tang. Makikita nyo. Buo yan. Because I wanted it to be strong. Yung mga tuna cutting blades kasi na nakikita natin sa internet. Hidden tang. Karat tail. So I figured parang mas maganda pag full tang kasi talagang ihahataw mo ito eh. Kung tuna lang sanang hihiwain natin, okay lang yung rat tail, but for me, pwedeng tuna, pwedeng niyog, whatever. So, yan. Kaya I decided to give it a full tang handle. This one naman ay pinapino ko ng husto. Ang mirror finish siya. May design na isda. Electro-etching ginawa natin. Konting fireworks sa spine for design and for traction. So these things are wicked sharp. Yeah. Isda-isda lang ito talagang
This will serve me very good sa kusina. Yung sheath niya nga pala ay gawa pa rin dito sa Davao ng aking leather crafter na si Joel Regala. Look at that. Leather na kinulayan ng orange para mag-match sa handle. Open lang siya dito na side para makikita yung ano, yung pattern at the same time the blade can breathe. Hindi siya tulong masyado. This one's got different color. Ingat dito kasi tatalas itong mga ito eh. Yan. Sa likod naman, yun yung logo natin. Yun, napalaban. Maliit ito eh. Maliit na ruby snapper. Sisiw. Walang binatbat. Bigyan nga natin yung malaki. Ayan. Fresh ruby snappers from Palimbang, Sultan Kudarat. Ah, mga bagong kuha na kaibigan kong Jigger. So ayan, napalaban ng ating fish slicer, tuna cleaver natin. So, so it's a very easy job for this strong blade, no? Ang kagandahan nitong forma niya, eh, pwede mong idiinan lang nung dulo niya. And for chopping, talagang napaka-effective because of the good belly it has. It's very nice for slicing fish. Hindi madudurog yung laman ng isda. So it can give you a very clean slice para sa isda. Yan. Let's make some saramiya steaks. Yun. Easy peasy. Walang binatbat. So ayan ang resulta ng ating pagkatay ng isda. Naging sashimi na yung ating saramiya, ruby snapper. Sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe sa Clam Sharp Stuff, pindutin nyo na yung subscribe button and that will be awesome. Thank you very much for watching. Stay safe everyone. Stay sharp. Till next time.